Hello mga kamay! Hello mga sisi! Hello everyone! So, nagluluto po ako ng tiniritong tokwa or tofu. Ayan siya. Kasi ako ay magluluto ng ginisang munggo para sa aming lunch. So, antayin ko lang siyang mag-golden brown. And then, ito naman yung pinakuluan ko na munggo. Ayan. Ayan, mainit-init pa. Ayan. Pinalambot ko na siya. So, ready to cook later. Gusto ko yung super super lambot na munggo. So, ganun lang. Ganito ako magprito ng tofu. Ayan. Hiniwa ko siya sa gitna. Ayan. And then, papaikutin ko siya sa chicken breading bago ko siya prituhin. So, ganyan lang. Paikutin ko lang siya. Ganyan. Tapos, tsaka ko siya piprituhin. So, ito ay pangalawang salang kasi hindi kasya sa kawali. So, ganyan lang. So, ayan. Almost done. Malapit na po siya. And then, papalamigin. And then, hihiwain ng yung isang tofu. Gagawin apat na piraso. So, ayan. Ito ay luto na. Palamagin, tapos mamaya natin siya hihiwain. Gusto ko kasi yung crispy. Ayan. O diba, ang ganda. Tapos ito naman yung second batch natin na ipiprito. So, ayan. Ito yung second batch natin. Antayin na lang na mag-golden brown. And then, that's it. Lagay tayo ng mantika. Halo. Kumusta naman kayo, mga kamay? Maganda rin yung kawali. Kala ko pangit. Ito yung nabili ko doon sa Best Buy. Maganda siya. Dito. Bango-bango. Ganito lang yung version ko. Iba-iba tayo ng way paano magluto. Simpleng munggo lang ito. Ito yung munggo na walang sahog. Simpleng ulam. Ngayon, ilagay na natin yung ito na yung munggo na pinakuluan ko kanina. Ayan. So, ayan, papakuluin lang natin siya. And then, ilalagay na natin itong black pepper, seasoning salt, and then yung ano, red nasi. Tapos, halo-halo. Wala, hayaan natin siyang kumulo. And then, mamaya timplahan. Tapos, ilagay na yung tokwa, and then yung ibang ingredients. So, kahit wala itong sahog na baboy or whatever, masarap naman siya. Ang bango! Tikman na natin siya. Init. Ayun. Okay na yung lasa niya. Kasi less salt tayo.
okay lang na matabang lang yung maalat. Ngayon, ilalagay na natin yung tokwa. So, ilagay na natin yung tokwa. Sarap yung munggo na may tokwa. Napakabango yun. Tapos ayan, ilagay natin yung dahon ng sili. Pangit yung dahon ng pagkasili. Pero okay lang yan, malinis naman. Pangit siya. Ayan. Tapos ilalagay natin yung tokwa at baboy. Yun lang yung pinaka-ano natin, ang palasa. So, luto na to. Lagay natin yung toko, ano, ang tawag yan? Chicharong baboy. Kalimutan ko. Ayan. So, hayaan lang siya ng mga 1 minute. And then, tama na. Luto na to. Okay, ready to serve na. Yum yum! So ayan, that's it yung munggo ko mga sisi. General ko lang sa inyo. Sana nakakuha kayo ng idea na ang munggo pala ay pwedeng lagyan ng ano, ng tofu. Kasi yung iba hindi naglalagay, di ba? Yung iba more on mga sahog lang ng karne, mga ganon. So, thank you everyone for watching! Kain na po! Nakatuwa yung kawali ko. Maganda pala siya. Kala ko pangit. Nakaanong bago ko sa bilhin. Yum yum! Ayan! Napakasarap! Ginisang munggo. Ayan, my version. So, ayan. Ito na po yung ginisang munggo na niluto ko. Ayan, kain po. Maanghang po yan ng konti. And then, ito na po yung meal of the day ko. Lunch ko. Munggo, konting kanin, yogurt, and yung piniritong tofu na hindi ko sinahog doon sa munggo. So, yan. Kain po tayo. Thank you everyone for watching.